ng pagbabagong naganap sa buhay ni Pablo. Kumusta kayo, si Joyto? Grabe, naging paglalakbay natin kasama si Saulo. Ang mga nasaksihan natin ay naganap sa Biblia sa libro ng mga gawa. Isinulat ang librong ito ng isang doktor na nangangalang Lucas. Sang-ayon ang mga nag-aral ng Biblia at mananalaysay na ang mga gawa ni Lucas ay eksakto at na isa siya sa mga magagaling na mananalaysay. Ang libro ng mga gawa ay nagsasaad ng kasaysayan ng unang simbahan. Ang pinaka-importanteng tao ay si Saulo, na kilala rin bilang si Pablo. Si Saulo ay pinanganak sa Tarso, isang bayan na matatagpuan sa ngayon ay Turkey. Kilala ang Tarso sa kalakalan nito, at pati na rin sa pagkakaroon nito ng magandang universidad. Makikita ngayon ang isang daanan noong panahon ni Saulo. At kahit na sa Tarso siya pinanganak, sa Jerusalem naman siya lumaki. Siya ay naging estudyante ni Gamaliel, isang kilalang guro. Kinikilala si Gamaliel ng tradisyon ng Hudyo bilang isa sa pinakamagaling na nagturo ng Torah, ang unang limang libro ng Biblia. Hindi naniniwala mga pinuno ng mga Hudyo na si Jesus ang Mesiyas, kaya sinubukan nilang pigilan ang pagkalat ng anumang tungkol kay Jesus. Layunin ni Saulo na tugisin ang lahat ng Kristiyano sa kahit anong paraan. Kahit na pinipigilan niyang kumalat ang magandang balita ni Jesus, nakatulong pa ang mga ginawa ni Saulo para kumalat ang Ebanghelyo. Ang mga tagasunod ni Jesus ay nananatili sa kanilang mga tahanan sa Jerusalem hanggang simula ni Saulo na usigin sila. Sinabi sa atin ni Lucas sa mga gawa. Sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia. Pinasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad at ibinibilanggo, maging lalaki't babae. Nangalat ang mga mananampalataya. At saan man sila makarating ay ipinangaral nila ang salita. Ngayon, oras na para subukin ang nalalaman ninyo sa kwento natin ngayon. Alin dito ang hindi totoo tungkol kay Saulo? A. Ipinanganak siya sa Jerusalem. B. Isa siyang pariseo. C. Isa siyang mamamayan ng Roma. O D. Isa siyang guro. Ang hindi totoo tungkol sa kanya ay A. Ipinanganak siya sa Jerusalem. Si Pablo ay pinanganak sa Tarso at lumipat ng Jerusalem. Isa siyang mamamayan ng Roma at isa rin siyang Hudyo. At maalam rin siyang guro. At ang pakilala niya ay? Ako ay pariseo, anak ng isang pariseo. Sunod na tanong, bakit inuusig ni Saulo ang mga Kristiyano? A. Gusto niyang bayaran siya ng mga Kristiyano para huminto? B. Ang mga Kristiyano ay magnanakaw? C. Naniniwala siyang ito ang nais ng Diyos. O D. Nakikipaglaro siya ng taguan sa kanila. Tama! Ang sagot ay C. Naniniwala si Saulo na iyon ang nais ng Diyos. Napaka-relihiyoso ni Saulo. At naniniwala siyang dapat niyang pigilan ang mga sumusunod kay Jesus. Hindi pa niya alam na si Jesus ang Mesiyas. At sa buong panahon ng pag-uusig ni Saul sa mga Kristiyano, may mahalagang pinaplano na pakikipagkita si Jesus sa kanya. Hinarap ni Jesus si Saulo sa daan patungong Damasco at binigyan siya ng bagong misyon. Nagpakita ako sa iyo sa kadahilanan ng ika'y magiging ministro at saksi ng mga bagay na nasaksihan mo na at mga bagay na ibubunyag ko pa lamang sa iyo. Ang Damasco ay isa sa pinakamatandang syudad sa mundo na nananatili pa hanggang ngayon. Matatagpuan ito 150 milya hilaga ng Jerusalem, sa loob ng bansa na kung tawagin ngayon ay Syria, at mga 4 hanggang 6 na araw na paglalakbay para kay Saulo. Ang Damasco ay mahalagang lugar ng kalakalan at kultura. 3 pinakamalaking bayan ng kalakalan ang dumadaan dito. Sa Damasco, kinausap ni Jesus si Ananias at sinabihan siyang salubungin si Saulo sa isang bahay sa Straight Street. Ang kapilyang ito sa Straight Street ay ipinangalan kay Ananias. Ang kapilyang ito ay mula pa sa unang siglo at ang pinakalumang natitirang lugar ng pagsamba ng mga Kristiyano na nananatiling nakatayo sa Damasco. Sa loob ng kapilya ay 3 larawan na naglalahad ng pagbabalik loob ni Saulo. Mula kanan pa kaliwa, narito ang pagpapakita ni Jesus kay Saulo, pagdarasal ni Ananias para kay Saulo at ang pagtakas ni Saulo sa syudad. Naalala ninyo kung paano palihim na tumakas si Saulo para maiwasan ang mga gwardya? Ang tarangkahang ito ay mula pa sa panahon ni Saulo. At marahil ito ang pader kung saan gamit ang buslo ay binaba si Saulo para siya'y makatakas. Bagong nilalang na si Saulo, binautismohan ni Ananias si Saulo sa tubig upang ipakita na sa pananalig kay Jesus, malinis na ngayon si Saulo.
Ang paglilinis sa pamamagitan ng paglubog sa tubig ay importanteng ritual para sa mga Hudyo. Ang paliguan ay binuo ayon sa eksaktong detalye. Kailangan ang sukat nito ay tamang laki para magkasya ang isang buong tao. Malaki ang pinagbago ni Saulo mula sa taong gumagawa lang ng bagay na makamundo. Sa taong gagawin kung anong pinagagawa sa kanya ng Panginoon, lahat tayo ay maaaring magbago tulad niya. Ang super verse natin ngayon ay magpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng Diyos na makapagpapabago, Roma 12:2. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Hayaan ninyo na ang Diyos ang mag-iba at magbago ng inyong mga isip. Upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod at talagang ganap. Halos patapos na tayo. Ang tanging tanong na lamang ay, hahayaan mo ba na mabago ka ng Panginoon?